Gutom na ako, guys. May mga ganitong ganap pa talaga. Kakainis. Annyeong, chinggidol! Good afternoon! Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog, no? Pasensya naman! Pero ngayon ay lalabas ako kasi bibili ako ng isasahog ko dito sa aming munggo. Pero bago ako lumabas, syempre kailangan ko muna siyang ibabad sa tubig. Dapat nga, diba, binababad na to sa tubig. Gabi pa lang kung magluluto ko ngayon para hindi sayang sa ano, sayang sa tawagan, sa gas, ganon. So, kaso nga lang, bigla ko lang to naisip ngayon na ito yung lulutuin ko. Anyway, i-open ko muna kasi mahirap siyang i-open ng isang kamay lang. Kung nagtataka kayo, bakit ako naka-jacket? Kasi, syempre, autumn na dito sa Korea. Eh, kahapon, tapos hanggang ngayon, cloudy yung weather. Tapos, umuulan-ulan siya. Maya-maya ganun. So, medyo malamig yung panahon. Kaya, naka-jacket na ako. Ayan. Kahapon, yung aking birthday, October 18. Hindi ko alam kung kailan ko to ma-upload ha. Kasi, syempre, edit pa, diba? So, ayan. Kahapon is yung aking birthday. And, thank you so much sa lahat ng mga bumati sa akin. Maraming salamat, guys. Sobrang na-appreciate ko kayo. Lalo na yung mga sobrang tagal nang naka-follow sa akin. Thank you so much po at hanggang ngayon hindi nyo ako iniiwan. And doon sa mga bagong followers ko, maraming salamat din. Sana mag-stay kayo ng matagal. Oo, mag-stay kayo ng matagal. Ganyan kasama yung panahon, no? Ang kapal ng ulap. Kaloka, nasa ano na ako, nasa nagbabayad na sana ako. Kasi yung card ko naiwan ko sa taas sa amin. So kailangan kong bumalik. Kainis. Dapat ang gagawin ko, 'di ba magmumunggo ako. Kaso wala akong 4 cubes. Gusto ko sana isahog sa munggo ko is yung baboy na medyo may konting buto-buto. Ang problema, ang meron lang ako is chicken cubes. And hindi ko alam kung yung baboy tsaka yung chicken cubes is okay yung lasa. Pag yun yung ginawa ko. Kaya, wag na lang. Kasi baka hindi ko makain. Ang isasahog ko na lang is chicken. Kasi may na-search ako na sinasahog din pala yung chicken sa munggo. So yun, hiniingal ako. Nabayaran ko na yung dapat kong bayaran. Mabuti pa si ano si Ajushi na cashier kasi 'di ba iniwan ko doon yung bibilhin ko. Hindi niya muna ano ibinalik sa mga shelves yung mga pinili ko kasi sabi ko naman is babalikan ko. So ayun. Pagpunta ko doon nakilala niya ako at ayun, nabayad na lang ako. Gutom na ako, guys. Tapos may mga ganitong ganap pa talaga. Kakainis. Autumn na talaga dito kasi ayan oh, nagbabagsakan na yung mga dahon. Nakakasad lang ng very light kasi hindi naman sabay-sabay nagpalit ng kulay yung mga dahon. Basta ano, nagbagsakan na lang. So, walang masyadong magandang picture dito. Tuwing October, merong event or parang festival dito sa lugar namin. At kahapon yung nag-start, 18, 19, 20. Meron ding public performance, may mga bibisitang kumakanta, pero hindi yung K-pop style, pangmatandang style po yung mga kakanta. So ayun, medyo pangit yung weather, kaya hindi ako makakapunta. Gusto ko din sana pumunta para lang i-enjoy yung mga activities kasi may mga ano doon, hihingal ako. Meron doon mga activities para sa mga bata. Mga free lang yun. Yung
may experience ng mga batang gumawa ng sombrero, mga mask, ganun. So sayang kasi pangit yung weather. Pangit ang weather. Sayang. Nandito na ako sa bahay at mag-prepare na ako sa aking pagluluto kasi nagugutom na talaga ako, guys. Gutom na akech. Tapos ang lulutuin ko pang ulam na yung matagal lutuin. Anong klaseng pag-iisip ang meron ako? May nakita kasi ako sa Facebook na munggo. So bigla akong napaisip na, oh, munggo ang ulamin ko. Kasi sakto, may munggo ako nakatago. Ang problema nga, wala akong chicken pork cubes. So ito na lang. First time kong lulutuin ang munggo na ang sahog ko ay chicken cubes. Hindi ko pa siya natatry. Ngayon pa lang. Good luck to me. Habang nag-aano pala ako, nagbabalat ng mga dapat gamitin na sahog, papakuluan ko na yung aking munggo. Diba ganun yung ginagawa dapat? Kasi matagal siyang kumulo. Lalo na't hindi ko siya binabad ng matagal. So, yun pala dapat ang unahin. Gutom na ako, pero ngayon ko lang naisip, munggo pa talaga yung gusto kong lutuin, ano? Eh, matagal din naluto, diba? Anak ng toko. May ganito ba kayong ugali na gutom na kayo, pero pag kung ano yung naisip nyong kainin, yun at yun lang yung gusto nyong kainin, kahit na matagal siyang lutuin o gawin, diba? Or kahit na bibilhin nyo pa sila sa labas, wala kayong pakialam. Basta yun talaga yung gusto mong kainin. Yung ganun cravings, diba? So, ito yung nangyayari sa akin ngayon. Kahit nagutom na ang lola nyo, hala sige, ipush ang munggo. Ipush natin yan. Kahit na malapit na akong himatayin sa gutom, push na push. My God. Grabe yung pansahog ko, guys, sa munggo. Ang dami. Munga, diba? May kung ano siya, para siyang chicken na may unting munggo. Sobrang dami ng chicken. Ayan guys, luto na yung aking munggo. Yes! Chamshiman. Ayan, luto na siya. Nakain na ako. Anyway guys, tatapusin ko na yung aking vlog kasi anong petsa na, as in gutom na ako, kakain na ako, and hanggang dito na lang. Oo, hanggang dito na lang guys. Hindi na ako magbablog habang kumakain. I-enjoy ko yung moment kasi diba, gutom na eh. Anyway, thank you so much and mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat, bye-bye!